Hello guys, welcome back to my vlog. Bago yan. Hold up. So guys, for today's video, we are going to unboxing again. What model? GM 110 SG 9ADR. Eto guys. Ayan. So, pasensya na kayo sa hair ko kasi parang bagong gising lang. Ganyan talaga pag gano. Pag ganyan talaga pag nasa Kuwait ka. So, tara, umpisa na natin to guys. So guys, umpisa na natin to. So, eto na yung box. GM 110 SG 9ADR. So, let's open it. Yan po, module. Yan, warranty card. So, ito na yung box guys. Ito na yung si canister natin. So, inside nito, nandito si G-Shock. So, let's open it, guys. Ito na. So, guys, ito na si gold ingot motif. Ang tawag po dyan. So, G-Shock metal covered line up with stainless steel bezel. So, syan po. So, case bezel material, resin stainless steel po siya. Ayan. Then, resin band. So, mapapansin nyo, kakaiba yung band niya. I-design siya. Clear semi-transparent resin band. So yung buckle niya po ay plated gold. Okay. Tapos yung loop po niya ay rubber. So back case, makikita niyo po. Ayan, back case. So magnetic resistant. Tanda si model GM 110 SG. May case in China. Water resist 20 bar. So 200 meters water resistant. Made in China po. Case in China. Case lang po siya. So it means lahat po ng materials nito. Lahat po ng materials nito ay coming from Japan. Okay. So guys, umpisa natin sa specification nito guys. So, case bezel material, resin stainless steel. So, ito yan. Resin stainless steel. Resin band. Ayan. Resin band yan, guys. Mineral glass to, guys, to. Tawag dyan, mineral glass. Magnetic resistant. Shock resistant. So neobrite. So ilaw, LED light 'yan. Illuminator, LED light, illuminator. Gold AM plated case. So ito 'yan, plated case. 200 meters water resistant. So world time, meron siyang 31 time zones. Plus 48 cities and coordinated universal time. UTC kung tawagin niya. 49 countries to. So world time. Ito yan. Okay. So stopwatch. Stopwatch 1 to 100 seconds yung stopwatch niyan. Okay, so countdown timer, pwede ka mag input ng time, countdown timer yan, pwede ka mag set din dyan. And alarm, 5 daily alarms with 1 snooze, so tingnan natin na yan, 2, 3, 4, 5 snooze. Ito yun, SIG, so it means standard international global time zone, yan yun. Every hour yan, magtutunog guys.
Yan ang ibig sabihin ng SIG. And then, full auto calendar siya. Up to year 2099, guys. Tapos, 12 and 24 hour format din siya. Ito. Nakikita natin dito pag nagsa tayo ng time. 12 and 24 hour format. Ayan yun. 12, pwede natin siya 24. So, military time. Okay. And then, button operation, tone on and off. Okay. So, regular timekeeping to, guys. So, analog, two hands, plus my hour, minute. So, hand moves every 20 seconds yan. Plus one dial indicator, yun yun. Plus one dial indicator for stopwatch. Okay. So, yung digital niya, hour, minute, seconds, PM, month, date, and day. So, accuracy, plus minus 15 seconds per month. So, yung approx battery life niya ay 3 years. So, guys, yung size ng case niya ay 51. Ito yan, 51. Tapos, yung total weight niya ay 93.9 grams. So, sa mga gusto mag-avail nito, ang presyo nito ay $240. Kung i-convert mo to sa Pinas ay 12,000 pesos, guys. So, yung date release niya ay first quarter ng 2021, ni-release to. First quarter po siya ng 2021. Okay? So, guys, ito, sinukat ko siya. Yan. Ganito siya kaganda sa kamay, guys. So, guys, diruin mo sa isang relong yun, napakadami palang gamit nun. So, inisis ako, diba? So, kung titignan mo, parang relo lang siya na may ilaw, na gumagana yung digital niya at saka yung analog niya. Pero marami palang gamit yun, guys. So, yan na nga yung power ni G-Shock. So, thank you for watching and see you in my next vlog, guys. Peace!